Hello guys! Welcome sa aking simpleng buhay. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking mini garden. Matagal ko na kasing pangarap na magkaroon ng garden as, syempre, source of foods. Kaya eto ng paunti-unti. Pero yung first na tanim ko dito is etong mga sili. Siling haba na galing din sa mga binili namin sa tindahan na buto ng siling haba. Then, meron din ako ditong ponkan. And, nakita ko kanina yung ating kapitbahay, si Mr. Caterpillar. Kanina ko lang siya nakita dito kasi na-observe ko na yung dahon is parang kumukonti ng kumukonti. Tapos, nakita ko na nag-camouflage siya eh. Hindi ko siya napansin agad. So, ayan siya. Hinayaan ko na lang siya dyan na mamuhay ng maayos at matiwasay. Cheers! So ngayon naman is ilalagay ko sa tanim itong balat ng saging na pinatuyo ko sa araw. Nakita ko kasi ito sa ibang vlogger sa YouTube na nakakatulong daw yung balat ng saging sa pag-boost ng vitamins ng lupa. Kung mapapansin nyo, yung tanim ko lang dito is sili, tsaka luya, and ponkan. Kasi ito lang yung mga tanim na tumutubo dito sa bahay namin. Yung lupa kasi namin dito is buhangin, so mahirap talaga makapagpatubo and hindi ganun ka-healthy yung lupa. Nakapag-try din ako magtanim ng ampalaya kaso malnourished talaga siya. Susubukan ko ding magtanim ng ibang gulay like okra or talong, pero for now, eto na lang muna kasi wala pa tayong budget. Kung mapapansin nyo din, yung mga pinagtaniman ko is recycled na water bottle tsaka pintura or balde ng pintura na hiningi ko lang din sa ate ko. Kasi kapag directly ako nagtanim sa lupa, puno na kasi ng ugat ng nyog yung lupa kaya possible na malnourished pa din yung tanim. Kaya naisipan ko na eto, dito na lang ako sa balde or sa mga recycled na water bottle magtatanim. May mga tanim din naman kami kagaya ng papaya, saging, ponkan, kalamansi, abukado. Yun naman is tinatanim namin directly sa lupa and okay naman yung tubo nila. Pero mga tanim kasi na kagaya nito is sensitive. Kailangan nila ng talagang healthy na lupa. Ilalagay ko na lahat tong balat ng saging na pinatuyo ko. Ilalagay ko na lahat sa tanim. And marami naman kasi kaming harvest ng saging. So, pwede pa akong gumawa ng... Marami pa akong gagawin ganito. Ibubuhos ko na lang ito lang. Itong isang to na sili is kakatanim ko lang mga 3 days ago yata. At makikita niyo naman na hindi siya ganun ka-healthy. Makikita niyo sa dahon na medyo naninilaw na siya. Possible na bunutin ko na lang siya. Ife-flex ko din itong aking succulent na 2 dahon lang, pero napatubo ko siya in fairness. So ayan, hindi ko pa sila na-transfer sa sarili-sarili nilang pot kasi wala pa tayong budget para doon. Kaya like and subscribe na guys. Ito yung isa. Nakikishare lang sila sa ibang tanim. Ayan. Tadaan! Like and subscribe para maitanim na natin sila sa sarili-sarili na lang pat. So, eto naman ay kapatid nung isang ponkan na nasa water bottle kanina. And may problem ako dito. Healthy sana sila tingnan or mas malaki sila compared sa dun sa nakalagay sa water bottle kanina. Pero, etong dahon nila is parang may insekto na kumakain. Same din sa iba pang tanim kong ponkan. Ayan yung nangyayari sa dahon nila. Ayan. Parang 40% sa dahon ng mga tanim kong ponkan ay nagkakaganito. And tinanong ko si mama kung ano yung dapat or pwede kong gawin na ma-avoid yung pag-spread sa iba pang dahon. Sabi niya, mas okay daw na tanggalin ko na lang at sunugin or ibaon ko sa lupa para yung ibang tanim
na ganito ay hindi na maapektuhan or hindi mahawaan. And tama naman si Mama kasi nag-research din ako sa ibang vloggers, YouTube vloggers na yung pinakamagandang gawin dito is tanggalin na lang talaga. Mamaya ko na lang siguro tatanggalin to isa-isa and hindi ko na siya i-include sa vlog. Nagkanda hawa-hawa na yung ibang ano, yung ibang dahon niya. Mamaya ko na lang tatanggalin. Dito naman tayo sa tanim naming calamansi. Marko to ni Mama pero ako yung nagtanim directly and first time niyang mamunga. Ayan, ang liliit pa nga oh. Ayan yung pinakamaliit. Ayan. First time niya lang talagang mamunga after 3 years. Yes po, 3 years. At pinilang ko yung bunga niya. Parang 7 to 10 lang yata eh. Pero okay na yun kesa sa hindi pa rin talaga siya namunga. Actually, dalawa to. Yung isa, ito, ako nagtanim. Tapos yung isa ay si Mama. Yung isang tanim ni Mama, hindi pa talaga siya namumunga. Ito din is isa pang kapatid ng ponka na tanim ko. Hindi siya ganun ka-affected yung dahon niya, unlike sa kanina. Pero paunti-unti na talaga siyang nahahawa. Ito naman, sa kabila, yung katabi niya is lemon na hiningi ko sa ate ko, pero si Mama yung nagtanim. Ayan, halata namang hindi siya healthy. Konti pa lang yung dahon niya, nag-adjust pa lang siya kasi kakatanim pa lang din to. Katabi naman ito yung pinya. And ayun, yung maliit na dahon na pinya na makikita sa vlog ko, yung first harvest ko ng pinya. And watch nyo mamaya guys. Ilalagay ko yung link sa description box. Ito naman is another tanim ko na avocado. And may problem din ako sa dahon niya. Hindi ko alam kung ganito ba talaga yung itsura niya or baka dahil sa init. Ayan no, parang sunog talaga siya. Pero hindi ko tatanggalin yung bawat dahon na affected kasi baka makalbo na talaga siya at mamatay pa. Hayaan ko na lang siyang ganyan and we'll see kung ano yung mangyayari. Katabi niya naman yung bayabas and another pinya at ang atis na merong nag-iisang bunga. Yes po, isa lang yung bunga niya. Sana all loyal, di ba? Ayan. So that's all guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!